Magandang araw po. Gusto niyo bang malaman kung paano ko 'to niluto? Halina, samahan niyo po ako, panoorin niyo ang buong video. Gumising ako kanina ng maaga. Pumunta ako sa palengke at bumili ako ng karne para siguradong sariwa yung aking karneng mabibili. Ayan, hinuhugasan ko na. Hugasang mabuti. Pagkatapos kong hugasan, inilagay ko sa strainer para tumulo, para mawala yung ibang mga tubig. At ang sunod ko namang inihanda ay itong pechay. Choysa mga pala ang tawag niyan dito. Inalis ko sa plastic at saka huhugasan ko. Hugasan ko ng 2 beses. Hugasan kong mabuti. Inalisan ko muna ng mga tangkay at pinaghiwa-hiwalay bago ko siya hinugasan. Para siguradong malinis ang ating gulay. Inumpisahan ko ng hugasan. Hugasang mabuti. Naglagay uli ako ng tubig. Ito naman ang pangalawang hugas para sa ating mga gulay. Ayan, tapos na. Oops, humirit pa nga ng isa pang hugas para masiguradong malinis talaga ang ating gulay. Ngayon, mag-umpisa na po tayong mag-prepare ng bawang. Pinipit ko ang bawang at saka ko siya tinadtad. Naghanda na rin ako ng sibuyas. Hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliliit. Matapos kong linisan yung karne, eto na siya. Hihiwain ko lang siya ng katamtamang laki. Ayan, kita nyo, tapos na. Binalatan ko ang patatas. Hinugasan ko nga muna pala yung patatas bago ko balatan. Tapos hinugasan ko uli bago ko hiwain. Hiniwa ko ang patatas na kasinlaki rin ng hiniwa kong mga karne. Ayan, handa na lahat. Start na po tayong magluto. Naglagay muna ako ng mantika sa rice cooker. Pinagsabay ko na nga rin palang ilagay ang bawang at sibuyas. Nung maigis ako na ang bawang at sibuyas, ready na siya, saka ko inilagay ang karne.
haluhaluin muna at saka ko siya tinakpan. Pagkatapos ng ilang minuto, binuksan ko ang rice cooker. Tiningnan ko yung ating karne. Ayun, tamang-tama. Merong konti pa siyang sabaw, hindi siya sunog. So, nilagyan ko na ng 4 cubes. Tapos, hinalo-halo ko. Napansin kong parang walang kulay yung aking karne. So, nag-decide ako, nalagyan ko siya ng anato oil at suwete oil. Yan. Tapos, hinalo ko ng hinalo ng hinalo ng hinalo. Ayan. Nung nakita kong maganda na ang kulay ng karne at napagod na rin ako ng kahahalo, so nag-decide na akong lagyan ng tubig. Ayan. Nilagyan ko ng tubig at papakuluan kong muli hanggang sa lumambot na yung ating karne. Takluban at hayaan ang kumulo mga ilang minuto. Pagkaraan ng ilang minuto, binuksan ko uli at tiningnan ko yung karne. Tinusok-tusok ko ng tinidor. Ayan. So, malambot na yung ating karne. Ngayon, ihahanda ko naman yung gulay. Kinuha ko yung steamer ng rice cooker at doon ko i-steam yung gulay habang kumukulo yung ating karne. Tinakluban ko na mga 3 minuto. Hinayaan kong maluto yung gulay. Iyan, luto na ang gulay. Ililipat ko lang siya sa isang plato. At inalis ko na rin itong steamer kasi ilalagay ko naman, ihahalo ko na sa karne yung patatas. Pagkalagay ng patatas, hinalo-halo ko siya at tinakpan kong muli hanggang sa maluto yung patatas. Pagkaraan ng ilang minuto, binuksan ko na uli. Tinusok ko uli ng tinidor yung karne. Talagang malambot na siya. At saka yung patatas. Tiningnan ko rin kung malambot na. Ayan, malambot na. Ready to serve na. Ayan, luto na. Sana nagustuhan niyo po ang aking recipe ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ililipat ko lang siya sa isang lalagyan and then kakain na.